Tito Ariel, magandang morning. Ano bang aasahan ngayong weekend? May bagyo, di ba? Magandang morning sa iyo, Tito Jeff. Tama ka, mula nga kahapon ng umaga ay naging bagyo ang low pressure area sa silangan ng Northern Luzon at binigyan po ng local name na Carding. Pagsapit naman ng hapon, naging tropical storm na si Carding. Huli po itong namataan ngayong umaga, 1,235 kilometers silangan ng Northern Luzon, na panatili ang lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo, pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ngayong Biyernes po, ang habagat at ang trough o buntot sa kaulapan ng bagyo ang magadala ng pagulan sa Bataan, Calabarzon, Bicol Region, halos buong Mimaropa maliban sa Central at Southern Palawan at buong Visayas. Meron naman pong malalakas na thunderstorms mamayang hapon sa Pangasinan at ibang bahagi ng Central Luzon. Mula po ngayong araw hanggang sa Linggo ay magtutuloy-tuloy ang pagkilos ng bagyong Carding pakanluran palapit sa Luzon habang magiging tropical storm lamang po ito. Bagong development ito dahil sa bulletin sa inilabas ng PAGASA kahapon at gabi ay inaasahan daw na magiging severe tropical storm ang bagyo at dahil sa bagong development na ito, wind signal number 2 na lang ang pinakamataas na babala na inilabas ng PAGASA at mamayang gabi po ay posible magdasa sila ng wind signal number 1 sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Sa Linggo ng hapon po, inaasahan maglalandfall sa Cagayan o Isabela ang bagyo at tatawid ito sa Cordillera at Ilocos at nasa West Philippines na ito ng Lunes ng madaling araw. Makakalabas po ng PAR ang bagyong Carding bago magtanghali ng Linggo at posibleng doon pa ito lumakas bilang severe tropical storm. Ito pong si Carding ay mas maulan kaysa mahangin. Sa Linggo ng umaga, sa Cagayan Valley posibleng may madalakas ng ulan pero mas lalakas pa ang mga pag-ulan mula Linggo ng tanghali hanggang Lunes po ng madaling araw maging sa Cordillera, Ilocos Provinces at La Union. Dahil dito, iba yung paghahanda po ang kailangan gawin ng ating mga kapamilya sa Northern Luzon laban sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Posible rin pong humila ng habagat na magpaulan sa Central at Southern Luzon, Visayas at maging sa Zamboanga, Peninsula at Northern Mindanao ngayong weekend ang bagyo. Dito po sa Metro Manila, inaasahan pong maaraw sa umaga pero may thunderstorms na malalakas sa hapon at gabi mula po ngayong Biyernes hanggang sa Linggo. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend po at ingat sa pamilya. Tito Ariel, bago ka namin batiin ng happy weekend, itong bagyo ba ay yung track nito, gaano kabilis mararamdaman ng epekto nito at kailan ito lalabas ulit ng Philippine Area of Responsibility? Medyo mabagal yung magiging pagkilos nito, Tito Jeff, dahil sa pagitan ngayong araw ay 2 days pa before ito tumama sa may Cagayan Isabela area. So may oras pa po para makapaghanda yung ating mga kapamilya dahil hindi naman masyadong mahangin yung bagyo. Again, yung pag-ulan po ang kailangan bantayan dahil pwede magdulot ng mga pagbaha at lalo-lalo na landslide dyan sa Northern Luzon. Inaasahan pong Lunes bago magtanghali. Yan po ay September 26 ay makakalabas na ng PAR ang bagyo. Sakto po kasi yung September 26 ay 13th anniversary ng pagdaan ng bagyong Ondoy sa may Central Luzon naman. Siyempre ang pangamba dito, Tito Ariel, nabanggit mo mabagal ang usad nitong bagyong to, maulan na sa ngayon pa lang, mag-iipon pa ganitong kabagal, mag-iipon pa yan ng mas marami. Na lakas at ulan. Nagbago yung forecast ng PAGASA dahil nga initially kahapon sa kagabi ay inaasang maging severe tropical storm ito. So supposedly signal number 3 ang nataas na wind signal sa may Northern Luzon. Pero ngayon, hindi lang PAGASA, no, pati ibang weather agencies sa labas ng bansa ay nakita nila na mapapanatili lang yung tropical storm na lakas ng bagyo. Pero tama ka, posibleng mag-ipon pa ito ng maraming moisture at saka ibabagsak dyan sa may Northern Luzon. Kaya po, kailangan talaga maghanda yung mga low-lying areas, mga tabing ilog, posible pag-apaw ng ilog, at posible rin kasi na ibabagsak yung malalakas na ulan sa taas ng bundok, yan po yung bababa sa mga ilog na pwede magpaapaw nga sa mga low-lying areas. At of course, yung ating mga landslide dahil nga landslide prone ang Northern Luzon dahil nga bulubundoking. Okay, maghanda, mag-ingat po ang ating mga kapamilya na maapektuhan po ng bagyong ito. Maraming salamat, Ariel Rojas. Tito Ariel, happy weekend.